Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 76 ng season 2, SLAMDUNK Fanmade, na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang ka, anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin si SLAMDUNK. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara at atin ang simulan. Sa nakaraang episodes nga, dahil sa lumalaking lamang ng Kanagawa, napa-time out na ang coach ng Hibayama. Ano na, wala kayong ginawang maganda sa loob ng court. Tingnan nyo ang lamang nila. Sa tingin nyo ba, madali lang natin mahahabol yan? Inaasahan ko pa naman na pagpasok ng 5 minuto, nasa 4 o kaya 6 na lang ang lamang nila. Pero bigo kayo. Ngayon, ano ang nakikita nyong dahilan para manalo pa tayo dito? Pagsisermon nga ng coach ng Hibayama sa mga player niya. Pasensya na, coach. Ginagawa naman namin ang lahat. Pero hindi talaga namin kaya na mahabol ang lamang nila. Masyadong malakas ang kupunan ng Kanagawa. Sagot nga ni Aragaki. Yan ang sinasabi ko sa inyo nung una pa lang. Tapos nagbitaw ka pa ng salita, Aragaki, na lalampasuhin mo ang kupunan ng Kanagawa. Kahit alam mong hindi pa nagsisimula ang laban. Ngayon, tayo ang nasa alanganin. Ang daming nanonood at andito din ang mga player ng mga top na team. Siguradong mamaliitin na nila tayo dahil matatalo tayo ng isang baguhang team dito sa Japan Bilig. Muling sabi nga ng coach ng Hibayama. Kaya pa yan, di ba mga kasama? Hindi pa naman dito natatapos ang laban. Hanggat may oras, may pag-asa pa. Sabat nga ni Ukita. Tigilan nyo na ang ganyang paniniwala nyo. Paulit-ulit nyo lang sinasabi yan. Pero ang totoo, wala talaga kayong laban sa Kanagawa. Muling sabi ng coach nila. Coach, parang wala na kayong tiwala sa amin yan. Isa pang chance, papatunayan namin na kaya namin sila. Sabat nga ni Ichinosen. Okay, sige. Ganito ang gawin nyo. Sa labas na lang kayo, tumira ng tumira. Huwag nyo nang pasukin sa ilalim. Dahil hindi talaga ninyo kaya. Screenplay na lang ang gawin nyo. Baka sakali na gumana. Sa depensa naman, man-to-man defense na. Huwag yung lalayuan ang distansya ng bantay nyo. Kailangan nyo ng malakas na resistensya. Yan na ang huli nating option. Pag hindi pa kayo nagtagumpay sa ganyang strategy, wala na talagang pag-asa pa. Sambit nga ng coach nila. Okay po, coach. Masusunod ang sinabi nyo. Sagot naman ng mga player niya. Mapunta naman tayo sa panig ng Kanagawa. Nice team. Sure na ang panalo natin. Wala na tayong dapat ikabahala pa. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na kayong magpabaya pagdating sa depensa. May chance pa rin
na mahabol nila ang lamang natin. Lalo na at nasa 3 minuto pa ang natitirang oras para sa laban. Wika nga, ni Coach Tauka. Nasa isip na po namin yan, Coach. Kaya hindi namin hahayaan na mangyari yun. Sagot nga ni Akagi. Okay kung ganun. Galingan nyo. Wika muli ni Coach Tauka. Pumito na nga ang referee. Hudyat na tapos na ang timeout. Let's go! Ibuhos na natin dito ang lahat. Oo! Sagot nga ng mga player ng Kanagawa. Good luck sa inyo. Kung ano man ang kalabasan ng laban, maging handa kayo. Paalala nga ng coach ng Hibayama. Opo, coach. Sagot nga ng mga player ng Hibayama. At nagpasukan na nga sa loob ng court ang magkabilang koponan. Ano kaya sa tingin nyo? Makakahabol pa kaya ang Hibayama? Wala na yan. Masyadong malaki ang lamang ng Kanagawa. Kahit mapababa pa nila yan, sa tingin ko, hindi pa rin nila kaya lamangan. Usap-usapan nga ng mga manonood. Kanagawa! Kanagawa! Sigawan nga ng mga tagahanga ng Kanagawa. Sa panig nga ng Hibayama ang ball possession at hawak na ito ni Ukita. Okay, gawin natin ang napag-usapan. Makakaya natin to. Wika nga ni Ukita sa mga kasama niya. Tingnan mo, Anzay. Layo-layo ang opensa ng Hibayama. Mukhang sa labas manggagaling ang puntos nila. Pansin nga ni Coach Takato. Maaaring ganun na nga ang mangyari, Takato. Sagot nga ni Coach Anzay. Bigla ngang umatake si Ukita. Sabay iskrin naman ni Kodama kay Maki. Kaya nakalusot ang depensa ni Ukita. Pero naharang siya ni Sendo. Kaya ipinasa ni Ukita ang bola kay Aragaki. Pagkakuha nga ni Aragaki sa bola, itinira niya agad ito. Dahil nasa open area siya, ayun, pumasok ang jump shot niya. At puntos nga para sa Hibayama. Ang score ay 66-52. Balik sa 14 ang lamang ng Kanagawa. Tama ang ginawa nyo. Huwag nyo nang patagalin sa kamay nyo ang bola. Mahinang sabi nga ng coach ng Hibayama. Bilib din ako sa Hibayama na to. Lumalaban pa rin kahit dehado na. Ngising sabi nga ng coach ng Kirikami High. Tama nga ako. Punterian nila ang perimeter range. Wika muli ni Coach Takato. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola at hawak na ito ni Sendo. Sabay takbo ni Sakuragi sa gitna. Kaya ipinasa dito ni Sendo ang bola. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa pasa ni Sendo, biglang nag-turned around ito at nalusutan ni Sakuragi ang depensa ni Ichinosin. Sabay hook shot niya. Sinubukan habulin Uzawa ang tira ni Sakuragi. Pero hindi na niya naabutan ito. Dahil masyadong mahaba ang wingspan ni Sakuragi. Kaya ayun, pasok nga ang bola. At puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 68-52. Balik na naman sa 16 ang lamang ng Kanagawa. Ang galing! Ibang move na naman ni Hanamichi. Paghanga nga ng mga kaibigan niya, ganun din ang mga tagahanga nila. Ang galing mo, Red Hill! Sigaw nga ng babaeng humahanga kay Sakuragi.
Napatingin na nga lang dito si Sakuragi. Isang kakaibang galaw na naman nga ang nasaksihan natin na ginawa ni Sakuragi. Wala na ba talaga pag-asa ang Hibayama sa laban? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!